congratulations and best wishes sa kanila kasi bagong kasal. Buhay mga bagong kasal. Salamat po, Idol. Medilo at Arnold Medilo. Kaya lang ang reklamo nila ay isang wedding coordinator na palpak. Yung ginawa daw po sa bulaklak sa sasakyan, platong ginamit sa pika-pika paper plate lang daw at reception hindi na sunod sa napili nilang arrangement. Yes po. Kasal paper plate? Opo, sir. Ana Maria Tienza, may-ari ng Art Imaging. Ma'am Ana Marie. Hi po, good afternoon po. Ma'am, andito po si Michelle at saka Arnold, yung bagong kasal. Gusto niyo pong kausapin? Nagpunta kami dito dahil nga sa nirereklamo ka namin kasi yung ginawa mong pambababoy sa kasal namin, alam mo naman yung once in a lifetime memories lang na naging worst. Pinagkatiwala namin lahat sa iyo, di ba? Naging mabuti kami sa iyo, binayaran ka namin ng buo. Walang labis, walang kulang. Pero bakit ganun yung ginawa mo sa amin? Ma'am, babae ka. Darating at darating din yung point na ikakasal ka at mga ngarap ka. Lalo na po, event coordinator ka. Okay, tinatype ito ni Odette na ibabalik daw yung pera. Opo. Ma'am Ana Marie, ibabalik mo yung pera nila? Ang hindi nila pong refund is full refund. 95% po ng wedding nila naging successful. Yung sinasabi po niya na bulaklak ng patay sa bridal car, hindi po pong patay yan. Talagang ganyan po yung setup ng bridal car. Doon sa paper plate, bakit paper plate po? Eh, kasal yan dapat formal po. Every guest table po, may tika-tika sila. So, so pagdating ng kainan mismo, yung pinaka-main course, paper plate pa rin? Ay, hindi po siya, hindi po. Pika-pika yun, ma'am. Nag-usap tayo, ma'am, na ang pika-pika is nasa bowl. Ang sabi ni Ana Marie, yung sa main course na, e plato na raw. Tama? Opo, opo. Yung iba pa po, sir, is nandun sa contract, hindi niya sinunod. Ano po tulad ng? Kagaya po ng backdrop namin. Is okay. Yan po, ang usapan namin is mataas, tapos po yung kahoy po yung pinaka-backdrop niya with paper flower na po na malalaki na. Okay. Ano pa yung pangalawa na hindi nasunod? Yun po yung sa mga guests, hindi namin mga kakilalang tao. Kaya yung ibang mga expected na guests namin na nandun sa list, hindi po nakakain. So may mga gatecrasher? Opo, ganun. Sino po dapat ang may control ng crowd? Sila. Siya rin po eh. Sila so kasama na sa usapan na sila ang magkukontrol ng mga visitors? Opo. Number 3 po, yung hindi nila hinainan yung biyanan ko ng pagkain. Number 4 po, yung ano, bulaklak ng anak ko, which is without, wala kami. Ayan po, bulaklak sa kotse. Mukhang maayos naman po. Hindi lang din po yan, sir. Kahit po yung sa bouquet ko po eh. Puro tape na po yung pinakalikod nun. Ah, okay. Yung sinasabi niya na backdrop, sir, nakatatlong package po siya na pinili. Paiba-iba po siya ng package. Maganda naman po yung stage backdrop niya. Ngayon, sinabi ko sa kanya, kung ayaw niya ng stage backdrop niya, magre-refund ako ng 5,000 kung yun yung inaano niya. Okay. Ang gusto niya kasing refund, sir, full refund. 95% successful po yung wedding nila, sir. Okay, sandali po. Mr. and Mrs. Arnold and Michelle Medilo, ako po mismo hindi papayag. It's not fair. Meron man po siyang na-provide ng mga serbisyo. Hindi po kami nagde-decide ng full refund, kundi parents po namin. Ano pong gusto nyo? Nag-ano po kami dyan, nag-agreement po kami dyan. So pumirma po siya. Tapos, ano nakalagay? Ayan po sir, nakalagay po dyan na pumapayag po siya na magre-refund siya ng 50,000. Sir, wala nakalagay na pumapayag ako. Sir, pumirma po siya. May witness po kami, sir. Kung ano man po napapirmahan nyo na tungkol sa full refund, ikorte nyo na lang po. Hindi na ako kasasali dito. Kung yan po full refund ang pinag-uusapan. Pero kung naging balasubas po ito at tinakbuhan kayo, tutulong ako. Ma'am, patas po kami dito, trust me. Okay, hindi po kami basta-basta lumulundag na lang agad, especially pag sa pera, kami po ay nag-iingat. Pero sir, binaboy kasi yung nandun sa kasal eh, hindi nila inayos. Then ma'am, hindi po wanted sa radyo ang dapat po niyong puntahan. Hindi po kami. Sorry, Mr. and Mrs. Medilo. If you want full refund, then nagkamali ho kayo na pupuntahan. Kasi po, na-provide naman yung servisyo. Eh. Sorry ma'am, kasi kung alam ko lang, hindi ko na kayo pinaupo rito. Ayoko masayang yung oras namin. Ayoko rin masayang oras ninyo. Hindi naman po, sir, full refund yung pinunta talaga namin dito. Hindi, kanina ma'am, kasi gusto mo full refund. Kasi sabi mo, yun ang sabi ng parents nyo. Opo. May punto din naman itong si Ana Maria Tienza. 95% ng mga servisyo na ibigay, natuloy yung kasal. May mga pumunta nga rito eh. Hindi natuloy ang kasal dahil tinakasan sila. Ang amin, sir, ma'am, sandali lang. Di ba, Odette and Carol? Ma'am, papagalitan ko tong dalawa. Dapat ho hindi kayo pinaupo rito.
Miss Ana Marie, mag-usap po kayo sa kabilang booth. Ano po? Okay. Sige, ma'am, usap kayo doon. Ano pa gusto mo? Sige, yung asawa mo nga kausap ko eh. Sabi nga ng asawa mo, okay daw yung setup namin eh. Oo, okay. Kinausap eh. Gumagawa ka lang ng kwento. Gumagawa ka lang ng kwento. Ano sabi sa akin ng asawa ko? Hindi mo nga magawang makausap. Anong sabi sa akin ng asawa ko? Wala yung end-to-end floral arrangement. Ano ang ginawa mo doon sa mga giveaways? Binigay mo lahat doon. Napahiya ka na live. Kasi ikaw mismo gumawa ng kagagahan mo. Mukha kang pera. Mas mukha kang pera. Ilalaban ko tong kaso na to. Papakita ko sa kanila lahat ng ebidensya na meron ako. Akala ko nga may abogado ka nun. Meron talaga akong abogado. Pati ba naman yung flower ng bridal girl, pinakita mo, ang ganda-ganda ng setup. Anong maganda dun? Puro tape yun. Palpak talaga yung ano nyo. Mukhang pera, ma'am. Ikaw ang mukhang pera. Lahat, package ang kinuha ko. Package 100. Ang kinamkam mo lang lahat ng perang nasa amin kasi mukha kang pera. Kinamkam? Oo, kinamkam mo. Alam mo kung bakit? Ha? Alam mo, kasi mukha kang pera. Lahat pinagkatiwalaan namin sa'yo, lahat na nandito sa package, hindi mo binigay. Hindi mo, bakit? Bakit? Wala dito yung floral arrangement. Wala dito yung sa mga giveaways namin. Pinamigay mo lang kung kanino. Ang mga staff mo, hindi naka-uniform. Kaya napagkama lang ng mga guests. Nagpapasok ka ng mga guests na hindi namin kilala. Oo, meron kaming ebidensya dito kung ilan lang ang mga guests na pumasok. Ilalaban namin to. Mas mukha kang pera.